are you? How old are you? Two. What's your name? Me. What's your name? Gagamitin tayo dito ng oatmeal at gagamitin tayo dito ng gatas, whole cream milk. Ayan. So, handa na kayo? Tara! Samahan niyo ako, magluluto tayo. Hello mga mamis! So ngayon, magpapakulo na tayo ng tubig. Ayan, so gagamit ako ng 2 tasang tubig. Pero depende sa dami ng oatmeal na lulutuin. So, sa ganitong dami, gagawin ko 2 tasa nito para mapakuluan at maluto ng maigi. Ayan. Ayan, so kung mapapansin ninyo, yung oatmeal natin, ayan, so habang pinapakuluan natin, explain ko muna. So yung makikita ninyo, yung oatmeal natin medyo durog kasi yung ginamit ko dito, instant oatmeal. So dapat talaga ang gamitin natin yung Quaker Oats na rolled oats. Gaya na ganitong brand, ito talaga yung pinakatama at pinakamanda, maganda. Bakit? Kasi no added salt ito. Unlike dito, processed na ito kasi instant na nga. Pero since ito yung available sa bahay, pumunta pa ako ng grocery, eh, kailangan at gusto ko nang lutuan yung anak ko ng merienda. Pwede din siyang breakfast. So, since ngayon ay hapon, so pang merienda niya, so ito yung available. So, ito na yung gagamitin natin. Yan. So, ang tawag pala sa recipe nito, yung pinakita ko gamit yung mga ingredients kanina, oatmeal porridge banana. Ayan. So, habang inaantay natin na kumulo, imamash muna natin ang ating banana. Banana maliit. What? Ayan, mabalata natin ang ating banana. So, sa dami ng oatmeal, pero depende sa inyo ha, kasi ako, gagamitin ko 2 lakatan na saging. 2, para mas lumasa kasi, hindi na tayo gagamit ng sugar dito. So, pure, ano tayo, pure ingredients ng ating preservatives. Para, mabalata natin. So, bakit mash? Bakit hindi theory? So, mash tayo para may manguya si baby habang kumakain at para mas manguya niya at yung texture, malasa niya din yung texture ng saging. So, mas maganda yung lakatan kasi, nakatry na ako dati ng latundan, medyo hindi siya gusto ni baby kasi, siguro dahil natin sa texture, ang lakatan kasi masyado madulas at saka mamangon siya kapag ay halo na sa oatmeal o sa porridge natin, ayan. So, nagugas naman ako na kami, malinis naman ako. Ayan. So, ayan, mash lang natin. Huwag naman masyadong durog. Eto, ayan. So, okay na yan. So, isi-set aside na lang natin. Set aside natin. Antayin. So, antayin natin na kumulo yung pinakuluan natin tubig. Tsaka natin i- ayan. Ay, kung mapapansin ninyo, kumukulo na. Pagkatapos niyan, ihalo na natin ang ating oatmeal. Ayan, siya kaliwanag ko na rin. Bakit kailangan ng gatas? E, pwede namang pure tubig lang. Kailangan natin ng gatas para mas lumasa. Ayan. So dapat, ang pinakamatamang brand naman na gamitin nyo, yung nakikita ko sa ibang nanay, yung ginagamit talaga nila yung Arla Full Cream. So ako, sisito lang yung available. So maliit na pack na nga to kasi naubusan na kami. So ito na lang. Tsaka, bakit full cream? Dapat full cream kasi para yung texture. Yung texture ng porridge natin maganda. Ayan, so full cream yung pinaka-advice ako. Siguro doon yung nakasulat dito, full cream. Ayan. So ito yung gagamitin na lang natin. Kung ano yung available sa inyo, pwede rin naman. Yeah, pero mas maganda yung full cream para ito mag-add ng taste sa ating niluluto. Tsaka aside from the calcium din to, so marami ng benefits. Kahit porridge yung pinapakain natin kay baby.
Ayan, sa kumulo na. Ayan, haluin na natin. Oh, haluin na natin. Ayan, haluin na natin sa tubig. Papa, ano na? Pansandok. Ayan. Ayan, pakuluan lang natin. Ayan. Ayan, so sa mga nagtatanong, bakit hindi na lang pwedeng ihalo na lang ang banana pag uwang sa aming pagkatapos maluto? Para, kasi mas maganda kasi para yung amoy ng banana, yung texture ng banana, kumalo dito kaya. So perfect man, pasanap sa bangso dito, mas nagugustuhan niya na. Hinahalo ko dito sa away sa iluluto ko yung oatmeal kaysa yung ilalagay ko na kaagad. Ayan. So andyan ka rin naman yung ingredients kasi hindi naman natin siya, hindi naman tayo magbabawas o magtatapon ng sabaw. So andyan, mas maganda kasi kapag naisama siya sa pagluto kasi kumahalo yung sarap ng saging sa ating porridge. So yan, yan na yung pinaka sweetener o pampalasa ng ating oatmeal. Hindi na tayo gagamit ng kahit anong sugar o iba pang gagamit o iba pang artificial na mga pampatamis. Saging lang ay sapat na. Yan. Yan. So antayin lang natin. Takpan lang natin. Takpan lang ulit natin. Oh no. May naanong sali. Yan. Takpan lang natin. So lukit lang tayo. Very low lang. Ay, hindi mo masyadong low. Siguro medium heat lang. Kasi kapag halimbawa masyadong high yung ating fire o apoy, baka masulit yung ating niluluto. Ayan. Kung makikita nyo naman o tingnan nyo. Pero mas maganda sana kung meron tayo ng rolled oats. Pero okay na kasi sito yung available. Mabango na. Sa amoy pala mabango na. Kasi bango ng mga asawa natin. Ayan. So, hey, dahil kumulo na, para mas lumasa ulit yung porridge natin, add-on na natin yung ating whole cream. Depende sa inyo kung gano'ng karaming gatas yung nilalagay ninyo. Ayan. Depende sa texture na gusto ninyo. Kung gusto ninyo yung, kung gusto ninyo na creamy siya masyado, pwede nyo ubusin yung buong gatas. Eh, dahil sa nagtitipid nga ako, hindi ko ubusin. Joke lang. So, hindi ko ubusin na kasi masyadong marami para dito sa niluluto ko. Ayan. So, hahaluin lang natin. Tapos kasi si baby ko, mas gusto niya yung texture na medyo mamasa-masa o basa, medyo may sabaw na kaunti. Kaya okay na to, okay na yung texture, okay na yung ano niya, oatmeal niya, malapit ng maluto, antayin ko na lang na medyo humupa yung sabaw. Yan. Yun lang. Easy peasy. Madali at very affordable. At napaka-masustansya pa. Yan. Ayan. So, tingnan natin. Ayan. So, yan. Achieve ko na yung texture na gusto ko at yung preferred na baby ko. Tips lang mga mami, kapag niluluto natin, natingnan natin kasi nasusunog agad yung oatmeal. O, depende rin siguro sa gamit nyo na pangluto. Pero, gusto ko, at paalala lang, kapag niluluto kayo, huwag nyo masyadong katuyuin kasi habang lumalamig yung oatmeal, ina-absorb, madaling mag-absorb, kaya mas nagiging dry siya. Kaya, yung ganitong texture, okay na to kasi kapag na kapag lumamig na, ayun, okay na, medyo may, ano pa rin siya, may texture pa rin, parang may sabaw pa rin ng konti. Yes, so, kakakuin na natin. Tara, samahan nyo ko, ihanda na natin ang pagkain ni Baguettes. Ayan, so ready na siya to serve. So ayan, ito yung gagamitin kong plato kasi since gutom na nga siya kasi kanina pa siya gising, mga siguro mga less than 30 minutes na siyang gising kasi may ginagawa ako kanina. So ngayon lang ako nakapagluto. So ililipat ko siya dito sa... Tapos healthy pa. Oh, wala na dito. Laging on the go. On the go to number yan din ang anak ko.
kasi madaling iluto. Oatmeal also rich in fiber, nakakatulong din ito sa for the heart. And also, nakakatulong din ito para sa regular bowel movement. Ayan, so kung minsan magkaraniwan constipated yung baby ninyo dahil sa kinakain, so oatmeal is a good alternative for that. O kung wala kayo. Nani? Omae wa mou shindeiru. Ayong beer. La, how old are you? No, how old are you? Two. What's your name, baby? Tell mama. Ayan. So, malapit nang maubos yung inihanda natin sa kanya kanina. So, yun lang masasabi ko. So, if you want an easy prepared snack and healthy food, go for oatmeal banana porridge. Thank you! And kung bago ka pa lang sa aming channel, Teacher Anna and Family Vlog, please don't forget to subscribe. Thank you! God bless and bye!